YouTube tips, ako na ang bahala sa inyo. Wala na itong intro. So, kamusta kayong lahat mga boss, no? May bagong video ulit tayo sa araw na ito mga boss. Ito ay patungkol sa paano hindi tamarin sa pag-upload ng video. So, magandang content ito mga boss, no? Marami tayong pag-uusapan ito. Mahalagang malaman nyo ito mga boss kasi nakaka-relate kayo nito. For sure, di ba? So, magandang pag-usapan ito mga boss. So, disclaimer muna tayo mga boss, no? Itong ibabahagi ko sa inyo ay sarili kong lamang kaalaman at sarili kong experience, no, sa YouTube at sarili kong research. So, hindi ako perfecto mga boss, no? Maaring may mali akong nasabi or maaring may tama rin ako nasabi. So, disclaimer lang mga boss, no? Tsaka kung meron kayong mga tanong o gusto nyong i-content natin sa mga next videos natin mga boss, comment nyo lang sa comment section, ako nang bahala dyan. So, simulan natin mga boss, no? Paano nga ba hindi tamarin sa pag-upload ng video? So, magandang tanong ito mga boss, no? So, una-una, mag-set ka ng oras sa paggawa ng video. So, importante sa atin lahat ito mga boss, no? Kailangan tayong sa isang araw mga boss, or it's up to you kung ilang videos kayong gumagawa sa isang week, no? So, kailangan mag-set tayo ng oras. Sa akin mga boss, no? Example lang ito sa akin. Ang ginagawa ko ay gumagawa ako ng video sa hapon. It's either 5 o'clock or 6 o'clock. Dalawang oras talaga yung mga boss. Dalawa to 2 to 3 hours mga boss yung nilalaan ko sa paggawa ng video. Alright? So, yung 2 to 3 hours mga boss, malaki na yun. Malaking oras na yun mga boss, no? So, marami ka nang lalo na kung nasasanay ka na sa pag-edit ng mga video, no? Yung 2 to 3 hours, mabilis na yun. Malaki na yung oras sa'yo. Sa akin nga mga boss, mga 1 hour is hindi pa umabot ng isang oras minsan, tapos na ako. Kasi minsan nagre-research pa ako, di ba? So, mag-set kayo ng oras. Sarili nyong oras, no? Kung kailan kayo gagawa ng video. So, yung oras na yan ay dapat yan talaga ay nakalaan sa paggawa mo ng video. Dapat wala ka ng ibang gagawin dyan, no? Wala ka ng iniisip na ibang gawin para yung utak mo ay focus lang sa paggawa ng video, no? Para marami kang masabi, di ba? Hindi mo makalimutan yung mga gusto mong sabihin. Right? So, yung oras na yan na nakasit sa'yo ay dapat yun, focus lang sa paggawa ng video, no? So, 2 to 3 hours, ayos na yan. Di ba? So, next naman, tinatamad dahil maliit lang ang views. Ito mga boss, normal talaga ito. Nangyayari din ito sa akin eh, madalas. Tinatamad dahil maliit lang yung views. Unang-una mga boss, sa akin mga boss, no, ay iniisip ko kasi na hindi tamarin. Bakit? Kasi kung wala akong ma-upload na video, kung wala akong magawa na video ngayon, iniisip ko kasi na the more videos na gagawin mo, the more videos na mag-upload ka, the more na yung channel mo may chance na lumago, di ba? May chance na maraming mapanood sa videos mo. Kesa wala kang ina-upload, wala kang nagagawang video, di ba? Maliit lang yung videos mo. Kung maliit lang yung videos mo, maliit lang yung chance na maraming videos na mapanood sa iyo, di ba? So kung marami kang videos na nagawa, marami kang kahit pangit yung content, di ba? Kahit yung mga content is hindi gaano ka informative, di ba? As long as gumawa ka ng video, si YouTube kasi mga boss, parang napapansin niya kung sino yung consistent, di ba? So sino yung hardworking sa YouTube. Kaya may chance na in the future yung video natin ay marirecommend na, di ba? Marami nang manunood, marami ng impressions, di ba? So importante talaga na gumawa tayo ng video. Kung hindi man araw-araw, gawan mo ng at least 3 videos a week, di ba? Para at least meron kang ma-upload sa iyong YouTube channel, no? The more videos na ma-upload ka, the more na yung channel mo maraming mapapanood sa maraming makapanood ng video mo, di ba? So next naman mga boss, walang ma-content. Ito mga boss is
hindi ako naniniwala nito, walang mag-content push, siguro itong masasabi ko, wala akong, hindi ako naniniwala na wala tayong mag-content. Marami tayong mag-content mga boss, siguro tamad lang tayo, tinatamad lang tayo sa paggawa ng videos. Marami tayong mag-content kahit na yung content natin ay paulit-ulit, or yung content natin ay ginagaya na lang natin sa iba, di ba? As long as nag-upload ka ng video, yun nga ay na dapat mag-upload ka talaga ng video, di ba? Kasi isipin mo na lang na yung kada upload mo ng video, may chance na yung video mo na yun ay yun yung mag-viral, di ba? So ganun yung isipin mo para hindi ka tamarin sa paggawa ng video. So ito, walang mag-content, hindi ako naniniwala nito. Marami tayong pwedeng may content, di ba? So mag-isip kayo. Marami kayong maiisip mga content mga boss, kahit simple lang yan, di ba? Gawan mo ng content, gawan mo ng video. So next naman mga boss, ito, pagod sa trabaho. Pagod sa trabaho, common rin ito mga boss, no? Pagod sa trabaho, pagod sa negosyo, or pagod sa ibang ginagawa, di ba? Pagod sa ano, pag-aalaga ng mga bata, no? So wala nang oras. So ito yung tip ko mga boss, no? Nasa sa inyo ito kung gagawin nyo or hindi. Ito yung tip ko kung pagod ka sa trabaho, no, at hindi ka makapag-upload ng video. So ang gagawin mo ay huwag ka na lang magtrabaho. Hindi, joke lang. Joke lang mga boss, no? So ang gusto ko talaga sabihin mga boss ay kung pagod ka sa trabaho, why not gawin mo ito habang nasa trabaho ka, di ba? So ibig kong sabihin, why not gumawa ka ng video habang example, kung magtatrabaho ka sa, kung mag-start yung trabaho mo 8 o'clock, di ba? So sa umaga, why not maglaan ka ng at least 5 to 10 minutes sa umaga, di ba? Or yung nagko-commute, di ba? Yung iba nagko-commute, di ba? Sumasakay ng jeep or bus. So why not gamitin mo 'yan na mag-isip ka ng content. So mag-isip ka ng content na at least 5 to 10 minutes, ayos na 'yan, malaking marami ka nang magagawa niyan. Gumawa ka ng, mag-isip ka ng content at mag-isip ka ng script na gagawin mo, di ba? So 5 to 10 minutes, meron ka nang nagawa niyan at least, di ba? So next naman, sa ano, lunch break, di ba? Meron naman tayong lunch break, di ba? So yung lunch break natin ay madalas 1 hour or 2 hours, di ba? So yung 1 hour na lunch break mga boss, malaki na yun, di ba? Marami ka nang pwedeng gawin doon. So why not kumuha ka doon sa 1 hour mo na lunch break ng at least 10 minutes, di ba? 10 or kung pwede 20 minutes, di ba? So yung 10 minutes mo yun, doon ka rin magsalita or di ba mag voice over, di ba? Or di kaya doon ka na mag-edit ng video, di ba? So gawin mo yun mga boss, kung nahirapan ka, na nahihiya ka, di ba? Normal lang yan, kahit ako minsan nahihiya ako kasi na mag-vlog, di ba? So kung man nahihiya ka, why not gawin mo na lang ito sa ibang lugar, di ba? Or lumabas ka sa workplace mo, di ba? Break mo naman yun 1 hour, di ba? So mag-vlog ka at least 10 minutes na magsasalita ka, di ba? Pagkatapos ng 10 minutes mga boss, ayos na yun, di ba? 10 to 20 minutes at least nakapag-vlog ka na, no? So yung kung ang kulang na lang ay yung pag-edit, di ba? So sa pag-uwi mo, di ba? Or kung meron kang break sa hapon, di ba? Or kung wala, so pag-uwi mo na lang, pag ang gagawin mo lang ay pag-edit, no? Pag-edit ng video, di ba? At pag-upload. So yung pag-edit ng video mga boss at pag-upload, madali na lang yun. Kasi kapag nasanay tayo na nag-edit lagi ng video, ay parang madali na sa akin. Yung sa akin mga boss, yung 20 to 30 minutes, tapos na ako mag-edit ng video nun. Minsan nga, 20 minutes, depende sa content. 20 to 30 minutes na edit mo, na tapos ka na mag-edit, di ba? So at least ang point nito mga boss is nakagawa ka ng video, di ba? Kahit na nasa trabaho ka. Di ba? So nagets niyo ba ako mga boss?
nakagawa ka ng video kahit na nasa trabaho ka. So, pagkatapos mo na ang trabaho, pwede ka nang magpahinga, mag-upload ka na lang, i-upload mo na lang yung video mo. 'Di ba? Ganun lang kasi simple, mga boss. So, at least meron kang nagawa na video sa isang araw, 'di ba? So, the more na ginagawa mo ang ganyan, mga boss, the more na masasanay yung sarili mo, masasanay yung utak mo, 'di ba? Kasi main reason na hindi makapag-upload ng video kasi nga tinatamad. The more tinatamad ka, yung utak mo tinatamad na rin, 'di ba? Hindi na rin gumagana. 'Di ba? Mag-Facebook ka na lang or mag-YouTube, 'di ba? So, 'yun. Why not gawin niyo 'yun? So, it's up to you na rin, mga boss, no? So, 'yun, mga boss, no. Sana ay natulungan ko kayo. Sana ay na-explain ko ito nang maayos sa inyo, mga boss, no. Marami pa akong gustong mga video na gagawin soon. Sana ay mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga videos natin. So, maraming salamat sa panonood, mga boss, no. See you next video.